Hi Aquarius, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong 2024. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Pero pwede nyo pong tignan yung inyong sun, moon, rising, and venus sign, kasi yung iba sa inyo pwedeng sa sun, sa moon, or could be sa rising sign po ninyo kayo mas makaka-resonate. So tignan natin kung kamusta ba ang energies mo ngayong 2024. This is for you Aquarius. Spirit Guide, kamusta po ang energy ni Aquarius ngayong 2024? Kamusta po ang energy ni Aquarius, Spirit Guide, ngayong 2024? Okay, we have never-ending story. So, meron kayong mga pinoproblema dito na pwedeng medyo matagal nyo ng pinoproblema at hindi pa rin siya matatapos. Ayan, tignan natin. Peace. Okay, so pwedeng ano, meron kasing problems na parang hindi nyo talaga siya kayang bigyan ng solusyon, Aquarius. So parang kahit ano yung gawin ninyo ay wala kayong magagawa. Kaya parang tatanggapin nyo na lang yan para magkaroon kayo ng katahimikan dito. So may mga bagay na hindi nyo talaga pagpipilitan. We have new life kasi mas ano kayo ngayon eh, mas nilulook forward po ninyo is yung mga kung ano pa yung mga pwedeng mangyari sa life ninyo. Yung problema ninyo nandyan eh. Okay. Kung ano man itong hindi matapos-tapos na problem. So parang ayaw nyo nang intindihin yan. Focus kayo dito sa bagong buhay na pwede ninyong makuha, pwede ninyong makamit, ma-achieve ngayong 2024. So tignan natin. So it's all about your mindset. Yan yung sinasabi sa'yo dito ni Universe. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit Guide, ano pa po ang mensahe natin? Okay, energies naman po pagdating sa paligid. We have Queen of Wands. Ayan. So meron dito na mga actually may inspire yung iba sa inyo na kumilos dito. Okay, mga inspirational people, yung mga makakasama mo, makakasalamuha mo ngayong taon na to. Oo, sila yung mga tao na uma-action ka agad. So, we have Page of Cups. So, ang mabe-benefit mo sa mga taong to, or sabihin natin, yung magiging impact nila sa'yo is mas magiging happy ka and mas magiging ano ka dito, parang mas magiging totoo ka sa sarili mo. Ayan. More on enjoyment din yung nakikita ko dito. So, mas maraming happy moments naman talaga sa life mo ngayong 2024. So, ayan po. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Lucky numbers mo. We have number 37, 23, 39, 41, 1, 19, and we have number 23 na yun eh. So, we have number 24. Ayan, di ko alam kung ilang number na inabigay ko sa inyo. Pero, yan po yung mga lucky numbers niyo. At lucky day nyo naman ay Wednesday at saka Saturday. At yung lucky color mo is yellow. Ayan, yellow na parang yellow-green. Ganun, dun siya papunta. Parang, di ko alam kung ano ba, lumot. Parang ganun. Pero more on green. So, more money para sa'yo. Yellow to green. Ganon. Ganon yung, ano, yung kulay. Yung lucky color mo. So, tingnan po natin pagdating naman sa career. O, overall energy pagdating sa career. Spirit Guide. Overall energy po pagdating sa career ni Aquarius. Overall energy, Spirit Guide. Pagdating sa career po ni Aquarius. Okay. We have Page of Swords. So, meron dito marami. Marami nag-iisip kayo. More on isip, idea. Ang dami-dami yung ideas dito. Ayan. So, parang hindi kayo makokontento, Aquarius, sa pinagkakakitaan ninyo. So, ayan po. Marami kayo ditong mga hahanapin. So, parang meron din dito looking talaga kayo sa kung ano ba yung life purpose ninyo. Ano ba yung gusto ninyong career, ganyan. Saan ba kayo magiging masaya? So, parang walang hinto ito. Yung nakikita ko na overall energy ninyo pagdating sa career. Tignan po natin para naman sa mga naghahanap ng work ngayong taon na ito. We have Two of Swords. So, meron kayong dalawang pamimilian dito. So, it's either ito, yung isa, gustong-gusto niya talaga. Yung isa naman, di niyo siya masyadong bet, pero malaki yung kikitain ninyo. So, ayan, nasa sa inyo na yun kung magiging practical ba kayo or papasayahin niyo ba yung puso ninyo or yung bulsa po ninyo. Tignan natin, pero yes, makakahanap kayo ng trabaho dito. Could be February, ayan. So, could be sa birth month po ninyo. January, February, ayan. Is doon kayo mas makakahanap ng magandang trabaho. Yan. So, tignan naman natin para sa mga may current job. We have 5 of 1, so you need to be competitive. Sabi ko nga, is kailangan hindi talaga kayo huminto dito na matuto, na mag-improve. Yun po talaga yung kailangan ninyong gawin. So, we have 8 of Cups. Meron talagang pag-alis. Yung iba po sa inyo, may mga current work na kayo, pero hindi talaga kayo kontento. Iyon yung nakikita ko dito. So, maghahanap kayo, ipopursue nyo talaga yung ano ninyo, yung dream career for some of you. Tapos, yung iba naman sa inyo, ipopursue nyo talaga yung,
ayan, yung sabi natin, basta more on improvements kasi yung nakikita ko dito. At para naman po sa mga nagbabalak mag-resign dyan sa work, we have 5 of pentacles and we have 2 of wands. Pag-isipan mo din talagang mabuti. Kasi nakikita ko dito, yung iba sa inyo is maganda lang pakinggan yung, kunwari may ino-offer sa inyo na bagong work. Maganda lang siyang pakinggan pero pwedeng ano, ito, halos wala din naman talaga kayong kikitain. So, tignan nyo na lang kung ano ba yung makapagpapasaya sa inyo. Ayan po. So, kasi yung iba, happy yung puso ninyo. Pero yun nga, mukhang stress naman yung bulsa ninyo. Ewan ko ba, yun yung nakikita ko talaga din talaga na energy para ngayong taon na to sa inyo, Aquarius. So, ano ba ang talaga ang papasayahin ninyo, puso or bulsa? Kasi yung iba sa inyo, pwedeng makuha nyo yun parehas, pero meron naman dito, hindi. So, tignan natin ano pa yung mensahe, spirit guide, pagdating naman po sa negosyo, overall energy pagdating sa negosyo ni Aquarius. We have justice, okay, so be fair, ayan sinasabi sa inyo dito, or fair enough naman si universe. Yung iba sa inyo is parang kung ano yung mga iniisip ninyo na gusto ninyong ma-achieve pagdating dito sa inyong business, makukuha nyo talaga siya. Tignan natin sa mga nagbabalak mag-business, we have death card, ayan, mas maganda kung sisimulan nyo talaga. More on birthday season nyo talaga simulan. Ayan po. So, madami pa kayong mga kailangang ayusin kasi dito. So, yun nga. So, you have the time pa naman. Ayan. At saka sinasabi din dito ni Universe is may time pa kayo para mag-isip-isip kung itutuloy nyo ba or hindi. Oo. Tignan natin, spirit guide. More on mga shoes yung nakikita ko dito. Shoes, chinelas, mga ganyan. Siguro yung iba, mas dyan kayo unlad. Pero mas maganda kung ano talaga yung gusto ninyo. We have naman Queen of Pentacles para sa mga may mga current business na. So, napakaganda po kasi Queen of Pentacles yung energy mo dito. Talagang hakot-hakot ka ng kita ngayong taon na ito. Ace of Pentacles. Yes, laging halos sabihin natin kalahati or could be 80% no, ng 2024. Kota ka lagi. Araw-araw yan, Aquarius. Claim mo na yung positive energy na yan. Tingnan naman natin para naman sa mga... Ang ganda po ng energy, okay? So, ito merong, mababago talaga yung buhay po ninyo ng mga businessman, businesswoman natin dito ng mga Aquarius ngayong taon. Pagdating dito sa inyong negosyo, madami kayo talagang ma-accomplish. Meron kayo mga properties na gustong bilhin, sasakyan, mabibili nyo talaga yan. Mga big purchase. At we have the Fool, pagdating naman sa mga, nalulugi ba yung business? Yan. Oo, we have strength. Kayang-kaya nyo pa. Kailangan nyo lang talaga dito mag-take kayo ng risk. Ano ba yung kulang? Puhunan ba? O ano, mangungutang ba kayo? Magta-take ba kayo ng risk? Feeling nyo ba kaya ninyong bayaran yung utang? Yung kung may uutangin man po kayo? So, i-go nyo na yan. King of Pentacles. Makakabawi pa talaga yung iba sa inyo. Ayan, so this is your year, Aquarius, para makabawi. Ayan po. So, ano ba yung kailangan nyong baguhin, i-improve sa business ninyo? Yun yung gawin ninyo. Naisip nyo, mag-stick ba kayo dito sa business niyo na to or iibahin ninyo? Ayan, nasa sa inyo po yan. Pero marami dito sa inyo na mga businesswoman, businessman na nalulugi yung business, makakabawi po kayo ngayong taon na ito. Meron lang kayong kailangan baguhin talaga. Tignan naman natin para naman po sa mga... more on travels, tignan natin. Two of Cups, meron dito magta-travel because of love life. Ayan po, or could be ang kasama ninyo dito, family, or could be asawa, boyfriend, girlfriend. Ayan po, magta-travel. Or while traveling nga yung iba sa inyo, pwedeng meron kayong makilala dito. Tignan natin pagdating naman po, ayan, sa pag-travel. Yes, maraming travels yung iba sa inyo dito, pero mukhang travels to na pinag-isipan or pinagplanuhan talaga. Hindi lang to yung basta-basta, tara, gora tayong. Hindi, hindi. Mga ano to, mga pinagplanuhan na travels. Some of you nga pwedeng ano to, sa work po ninyo. Tingnan natin sa health, we have 7 of cups. Ayan, meron dito. Huwag kayong magpaka-stress kasi mukhang madaming lalabas na ano na sakit ninyo dito, Aquarius. Kaya iwasan yung ma-stress talaga. Kung meron nga kayong mga problems dito na alam nyo naman na hindi nyo na talaga masosolusyonan, huwag nyo masyadong isipin. May stress lang kayo. 10 of wands, o diba? Bago pa lumabas, diba? 10 of wands kasi stress. Ayan. Sabi ko nga sa inyo, huwag kayong magpaka-stress. O, ulitin lang natin yung sanabi ko dun sa lumabas na cards natin. O, diba? Kaya, ayan. Kino-confirm talaga na huwag kayong magpapaka-stress ngayong 2024. Lalo na kung yung stress na yan, alam nyo na wala nang pagbabago na mangyayari. Alam ninyo na hindi naman kayo magbe-benefit. Huwag nyo nang pag-isipang, huwag nyo nang isiping mabuti. Okay? So, ayan. Yung iba sa inyo kasi wala naman, parang ano, yung iba dito, wala naman kayo talagang sakit. Lalabas lang siya kasi may stress kayo. Matitrigger ba? Ayun po. So, tahimik kasi, tapos biglang magugulo.
Kaya huwag nyo na masyadong isipin, okay? Basta yung mga bagay na hindi nyo kayang baguhin, huwag nang iisipin. Tuloy-tuloy lang ang buhay, Aquarius. Tignan natin. Pagdating naman sa family, relatives, we have Ace of Cups. So, pwedeng may ikakasal dito na family members mo. Could be ikaw yan. Depende kung, ayan, may balak na ba kayo. So, ayan, Ace of Cups. We have Judgment. So, meron dito, ayun nga, more on, meron nga talaga dito ay ikakasal po, ayan. So, pwedeng ito, meron dito, uuwi pa na kamag-anak mo, ganyan, para lang magpakasal. Tignan natin pagdating naman sa, basta invited, madaming invited kasi dito, pagpupulong din. So, tignan natin, pagdating sa mga friends mo, we have Six of Cups, ayan, sobrang miss ka na ng mga friends mo, matagal ka ba nilang hindi nakausap, or may mga kaibigan ka dito, Aquarius, na matagal mong hindi nakausap, ayan. We have Five of Swords, meron ka bang nakaalitan dito ng mga friends? Could be ngayong taon na to ay may reconciliation na paparating sa inyo dito. And yung iba naman po sa inyo, pwede namang may masira naman na friendship. Ayan, so mag-iingat na lang din kayo. Ingat kayo sa mga kinikwento ninyo sa mga friends ninyo kasi hindi lahat po talaga dito ay seryoso or totoo po sa inyo. Tignan natin pagdating naman sa mga getting to know, talking stage, tignan natin. We have Five of Cups and we have the Emperor. Okay, meron yata kayong kadeal dito na sobrang manghihinayang po. Na, ewan ko, may panghihinayang kaagad na energy. So yung taong to, pwedeng full efforts talaga yung ibibigay niya sa inyo. Okay, seryoso naman yung taong to. Ito yung tao na pag binigyan kanya ng oras, ayaw niya na nagsasayang lang siya ng oras. So efforts talaga kung efforts yung taong to. Pwedeng ikaw din, ganyan ka rin naman Aquarius. Ayaw mo nung lokohan lang, ayaw mo nung you know, basta gusto mo seryosohan na, yun yung nakikita ko sa'yo. At mukhang makakatapat ka ng tao na ganoon. Ganon din yung intention. Tignan natin sa mga single. Okay, we have the Chariot. Meron dito pwedeng biglaan na lang ikakasal. Yes, magiging successful yung love life ninyo. Kung magkakaroon kayo ng love life ngayong 2024, okay? So, pwedeng ito ay magiging official talaga and meron dito ikakasal din po. Kanina ko pa nakikita yung energy ng ikakasal na yan. Siguro mga 2 to 3 times na. Tignan natin, Spirit Guide. Pagdating naman po sa mga byuda, byudo, we have 7 of Wands. So, medyo yung iba sa inyo pwedeng mga byudo at byuda natin dito ay hindi nyo na priority yung pag-ibig. Oo, hindi na. Pero meron dito kasi, pwedeng may mangmungulit po sa inyo. Kaya lang kasi yung intention ng taong to, parang hindi kasi pure. Pwedeng katawan nyo lang, ganyan. Basta parang meron lang siyang gustong ma-benefit sa inyo. Pero hindi ko nakikita na pera, more on katawan, more on sexual yung nakikita ko dito. So, mag-iingat kayo, ayan. Kasi baka mamaya, yung taong to, hindi lang pala kayo yung, sabi natin, diba? Kunwari nga, pumasok kayo sa ganitong relasyon, kung ano man yung tawag sa relasyon na to. Tapos, pwedeng hindi lang kayo yung nakakaano nung tao na yan. Oo. Kaya medyo mag-iingat po kayo. So, tignan natin, pagdating naman sa mga in a relationship siya na ba, we have Knight of Swords. Diba may mabilis na energy dito? We have Six of Swords. Ayan, peaceful naman yung relationship. We have the Star. Yes, siya na po. Mukhang siya na ipinapangarap niyo. Mukhang hindi na kayo papakawalan ng taong ito. Aquarius. Ayan, mabilis yung energy. Mukhang, ayan, meron nga dito, magpapakasal na ganyan po. Tignan natin, so babakura na kayo ng tao na ito. Or babakuran nyo na yung person po ninyo. So, sa mga live-in naman, may balak pa bang magpakasal? We have 7 of Pentacles. Yes, mukhang nag-iipon na nga. Ayan po. Okay, 2 of Pentacles. More on pera yung ano dito. More on pag-iipon yung nakikita ko dito. Queen of Cups. So, nag-iintay na lang. Yes po. Yan, parang iniintay na lang na ano, na makaipon talaga. And dire-diretso na po yan. So, pwedeng yung kulang na lang naman talaga sa inyo is kasal. Tignan natin para naman po sa mga married natin, energy natin, spirit guide. Para sa mga married natin, we have the High Priestess and we have Knight of Wands. Ayan, so more on support yung nakikita ko dito. So yan po, yung mga asawa po ninyo, Aquarius, is talagang susuportahan kayo kung ano yung gusto ninyo. Wala kayong masasabi, parang lahat ibibigay sa inyo. Or baliktad, no, baka ganyan kayo sa asawa ninyo ngayon, Aquarius. Talagang full support kayo, yun yung nakikita ko dito. So tignan po natin, ano ba yung mga blessings na pwede po ninyong ma-receive ngayong taon, ngayong 2024. Spirit Guide, blessings po na pwedeng ma-receive ni Aquarius ngayong 2024. A blessing to heal a relationship. So, may mga aayos nga dito na friendship, could be relationship, ayan po. Ano mang relationship pala ito? Love life nyo, sa parents, sa mga kapatid, ayan po. We have a blessing for the right words. Okay, meron dito, maglalakas loob na makipag-usap po sa inyo.
We have a blessing of the earth. Yan. So, meron din dito, kaya makikipag-ayos sa inyo kasi, parang manghihingi siya ng tulong sa inyo. Ayan. Pero nakikita ko naman na yung iba po sa inyo, tutulungan nyo din naman talaga yung taong to. A blessing on your sleep. So, magkakaroon kayo ng peace of mind talaga ngayong taon na ito. So, ayan, Aquarius, maganda naman yung pinapakita dito. Pero, yun nga, huwag nyong masyadong isipin yung mga problems ninyo, yung mga existing problems na kahit anong ayos ninyo, hindi nyo na talaga maayos. Yun lang yung sinasabi. Yan yung pinakapayo sa inyo ni universe. Kasi, it's either masaktan lang talaga kayo. Ayan, parang, yung problema nyo na yun is need no ng time para mag-heal. Hindi nyo yun mapipilit kahit anong pilit po ninyo na pag-aayos doon. So, ayan, mag-wish na po kayo, Aquarius. This is for you. Wish fulfilled na po yan. More blessings to come para sa Aquarius. Bye-bye and see you again on my next video.